Yes guys, good afternoon. So medyo matagal-tagal nyo akong hindi nakita, hindi ako nakapag-vlog kasi medyo busy tayo. So for this video, ituturo natin sa inyo ngayon guys yung step by step na gawain para makabuo na isang wood laminate. Meron tayo dito mga kapag-gamitan. Meron tayong ito, tawag natin dito cutter. Meron tayo ditong metal ruler. Tsaka dito yung makulit nating anak. Tsaka meron din dito tayong dress tape na tinatawag. So yun guys, meron tayo ditong sample. Papakita natin sa inyo. So ito yung gagawin natin siya. So bale, hindi pa naman siya finished product. So yun lang yung naidikit pa lang siya natin siya. Bale, papatungan pa lang natin siya ng chemicals para maging shiny yung ating picture. So yun, papakita ko sa inyo ngayon kung paano yung step by step na procedure, kung paano ito maidikit at saka kung paano ginawa yung mga design niya sa gilid, kung paano yung cutting saka yung pagdikit. So yun, hintayin nyo, papakita natin sa inyo. So bale, start na tayo. So yun, bale, meron nga pala tayo ditong tiles. Dito natin muna ididikit itong dress tape natin para makat natin ng pare-parehas na sukat yung ating pang-design dun sa picture dun sa gilid. So umpisa na natin guys, panoorin natin ito para matuto rin kayo. Para once na pag kayo ang gumawa, meron na kayong natutunan kung paano yung pagdi-design at kung paano siya ikakat. Ayun. Bale, ilalagay muna natin siya dito sa tiles. Yan. Didikit muna natin siya dito sa tiles. So, kailangan dapat siya pantay. So, ayun. Saka yung sukat niya, guys. So, bale, ito siya, yung sukat niya is 10 lang. Bali 10 cm. So yun. So bali susukatin natin siya dito para may allowance naman siyang konti. Gagawin natin siyang 11. Yung 11. So yun. Ah, bali ano pala 12 para medyo mahaba yung allowance. Ayun. So yan, hanggang dito siya. Didikit na natin. Ayan. So nakadikit na siya. Bali ikakat na natin siya hanggang dito lang sa 12. Kasi yun lang yung tamang sukat niya para hindi masyadong masayang yung ating dress tape. Tapos yun dun naman sa ibaba guys. Ito siya. Kita nyo yung dito sa baba. So yung sukat niya is 8 cm. So magka-cut tayo ngayon siya ng, bali lalagyan natin ang allowance dito sa gilid para medyo mahaba yung kwan niya. Yung allowance para hindi naman siya ma-short dun sa kanto. Bali mag-allowance tayo dito ng 1 cm at saka 1 cm dun. Bali magiging 10 cm siya. So yun, ikakat na natin ulit siya. I-tape ulit natin siya dito. Tapos na tayo dun sa first step. Patungo na tayo dun sa cutting. Ayan. Tuturo ko naman sa inyo ngayon kung paano. So pasensya na kayo, medyo makulit yung mga anak ko. Ayan. Yung pag-cut natin, tatantyahin lang natin siya kung gaano siya kalapad.
bale guys, ganito lang siya kalapad. So, pag nasukat niya dito, nandito parehas na, kakat niya na siya. So, gagamitin natin yung cutter, kakat niya natin siya. So, napaka-smooth po siyang cut. Kasi yung kuwan natin, tiles. Kaya mabilis lang siyang i-cut. Tapos, nilipat mo na siya dito sa kabila. Kasi para makita mo yung size niya, kung paano yung para pare-parehas yung size niya. Kasi pag hindi mo siya inalis, hindi mo makikita kung gaano kalaki yung ikinat mo. So, yun. So, ayan na. Kakat na natin siya hanggang sa matapos. Para pare-parehas yung cut niya. Ayan, tantsahin nyo siya ng mabuti, sipatin nyo ng maigi para hindi so ganun lang yung procedure. So, ayan. Kita nyo naman siya, pare-parehas yung sizes niya. Ayan. So, ayan. Next tayo. So, ayan guys, yung materials natin. Plywood. Ayan. Ito siya, pang 8x10 siya. Ayan. Tsaka itong isa, mga pang 5R. So, maliit. Tsaka guys, ito yung finish natin. Yung nadikit na natin dito na. Ayan, kita nyo naman. Ito siya, yung 8x10, sinasabi ko. Dali, medyo marami na rin yung nagawa natin. So, ito, papakita natin sa inyo ngayon kung paano siya ididikit. Tara. So, dito na tayo. Third step na tayo. Dali, ito na yung plywood natin. Yung pagdidikitan natin ng picture. Yan. Tsaka meron tayo ditong glue. Yung shellwood glue natin, white glue. Yung siya gagamitin natin siya dito para idikit natin yung ating ito yung picture natin. So, ayan guys. Kumapon pa oh. Malakas kasi yung electric. So, ayan yun. Ito yung didikit natin guys. Didikit siya natin ngayon katulad na ganito. So, ayan. Panoorin nyo ako guys. Sasauli natin muna siya dyan. Tsaka meron tayo dito ang glue. Umuos natin yung glue ngayon. Yan. So kailangan yung glue nyo dapat tansya nyo lang yung ilalagay nyo para may sobrawan kaunti lang. Yan. Tapos tatakpan ulit natin ito. Tsaka gagamit pala tayo dito ng chinelas. Yung pinaglumaan natin na chinelas, gagamitin natin siya para tanggalin yung mga sobra na glue. Okay, start tayo. So ganito lang siya kadali.
Ayan, ganyan lang ang gagawin nyo. Kakalat nyo lang yung glue. Yun. Yun. Ayun, napakaduli, napakabilis. Tapos, yung sobra, babalik nyo din ulit. Ayan, para magamit, hindi masayang. So, yun, dito naman tayo sa kabila. Ayan. Ayan. Lalagyan lang natin ng glue yung lalagyan ng picture para madikit natin yung picture natin. Ayan. Galing. Tingnan nyo naman. Napakadali. So, mabilis lang kayo guys. Matuto nyan guys. Pagkakakitaan nyo pa yan guys. So, ayun. Spy lang pag may time. Kaya yung YouTube natin, YouTube channel, Spy TV Vlog yung pangalan. So, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe niyan, subscribe na kayo, like na rin, para lagi kayong updated sa ating mga videos. Okay, papakita natin sa inyo dito guys, yung pinaka-finished product. So, ito pa lang yung mga basic. Ayan. So, meron dito tayong isang maliit pang finishing. Ayan. Pag medyo manipis na yung kuha natin, yung glue, ayan, manipis na, pantay, kailangan dapat pantay siya. Tatanggalin nyo lahat ngayon yung nasa ibabaw na glue. Para madikit natin ang maayos yung ating picture. So, nakita nyo naman, pantay na siya. Ayan. Ayan, pantay na siya, diba? Kita nyo naman. So, yun, kukunin na natin yung ating picture. Didikit na natin ngayon siya. Kailangan yung pagdikit nyo, kasi meron naman siyang guhit sa gilid, titangin nyo lang yung guhit. Ayan, kasi ginuhitan ko na siya eh. Pagkat pa lang ng plywood. Ayan. Kailangan yung alawas na dito, taka dito, pantay siya. Para walang api. Nakadikit na. Kita nyo naman. Nakadikit na siya. Tapos kailangan natin ngayon ng towel. Towel o kaya damit. Yung damit yung luma. Pupunasan nyo siya ngayon. So ayan. Dikit na natin siya. Dikit na siya. Ayan. Kailangan wala siyang hangin sa loob. Maribalik ta rin nyo para idudob. Yes guys, next step na tayo. Yun. Didikit na natin siya ngayon yung ating design. So, yan, titingnan nyo lang yung tuwid dyan, yung allowance nya. Didikit nyo ganyan. So, kailangan yung dulong-dulo ng picture, dapat doon nakadikit yung ating design. Lalagay natin siya ngayon pagilid, dito sa gilid. Ayan. Ganyan. Ayan. And then, kuha kayo ng pandikdik. I-press nyo siya ng ganon. Para talagang dikit na dikit yung inyong design. Ayan, kita nyo naman, dikit na siya. So, ganun lang kadali guys. Madali lang kayo makasunod, madali nyo lang siyang gawin. So, ito unahin nyo muna yung pinakang gilid. Gilid muna tayo. So, ayun. Dikit na.
Kita nyo naman kung paano ko siya gawin. So para pag kayo na mismo gumawa, madali na lang to para sa inyo. Ayan. Ayan, dito naman sa kabila, nakuha nyo na yung mahaba, 12 cm. So, ayan, dikit na. Dito ulit sa kabila. So, kailangan lang guys, mahal nyo yung ginagawa nyo. Kasi pagka kayo ay mainipin, naantukin talaga kayo. Kasi medyo matrabaho lang kasi ito eh. Kailangan focus. Yan, para magawa mo siya ng maayos. So yun ah, narikit na siya. So bali kakat natin yung sobra sa gilid. Yan. Tuturo natin ngayon sa inyo kung paano magkat. So, kita nyo naman yung gitna ng picture, yung kanto, tututok nyo siya doon, tapos saka nyo ikakat kanto hanggang dito sa kanto. Yun. Tapos yung kanto, ito lang, tatanggalin nyo yung kanto na to. Tapos ganon, tatanggalin nyo na siya. Ganon lang kasimple. Tapos tatanggal nyo na siya. Ayan. So, kita nyo naman, ayan, pantay na siya. So, para may design na siya sa gilid. So, dito ulit. Ganun lang. Yung apat na kanto, ganun lang yung gagawin nyo. Tanggalin. Ayan. Kuha nyo ba guys? So kailangan kung hindi nyo pa ito makuha ng isang panood lang, so ulit-ulitin nyo yung video natin para talagang makuha nyo yung pinaka sakto o pagkagawa. So napakabilis lang po, napakasimple. Nakaupo lang kayo, gagawa kayo ng ganito para naglalaro lang. Pag matapos mo siya, sfera na. So, easy money. Diba? Galing. So, yun. Ito na yung natapos natin, guys. So, bale. Sa susunod po na at video natin, papakita natin sa inyo yung paglalagay naman siya ng chemicals, kung paano natin lalagyan siya ng para maging shiny yung ating picture. Lalagyan natin siya ng cover. So meron tayo dito yung papakita na sample, yung finished product na. So, ito na yung finished product nya. So bale, ito yung natapos na natin, yung mga una nating picture na ginawa. So bale, ito pala yung panganay ko. So nakita nyo naman, may cover na siya, shiny na siya. Ayan, tsaka may pintura siya sa gilid, yung design niya, ginawa natin siya ng, pina-slide natin yung plywood. Ayan, meron pa yan siyang masilya dyan, para maganda yung texture.
So, ito yung papakita natin sa susunod na video kung paano natin siya gagawin. Tsaka yung pagpintura, ayan, medyo madumi lang. Tsaka paglalagay ng sabitan. So, paano guys? Kita-kits tayo. See you on my next video.